Hi guys, ako si Ramon Bautista at nandito tayo sa racetrack kung saan dapat ginagawa ang mga race, hindi sa street. Meron tayong gustong patunayan kung ang modernong kotse na ordinary ay kaya bang tumapat sa mga 90s na performance car. Ayan. Panoorin natin yan. This is going to be exciting. Let's go. Yan. Okay, bante konti. Konti pa. Konti pa. Op! Yan. Yan. Boss Al, konti. Konti. Yan. Op! Yan. Siyempre, may daya siya ng konti. Kampi tayo sa JDM number 1. Ready? 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 Ready tayo. Oh. One! On three ah, on three. On three. One! Two! Three! Let's go! VTEC agad. Ito ang 1998 Honda Civic SiR. Ito na yata ang gold standard na kotse para sa Filipino car enthusiast. Timeless looks, power potential at may karakter ng driving pleasure ng 90s cars. Dahil may edad na, may mga unit na abot na maging makatotohan ng pangarap. Pero meron ding mga nakamamatay sa sakit ng puso ang presyo. Ganun talaga pag classic. Marami nang may video nitong kotseng to. Isa na ako dun. Pero never tayong magsasawa dito. And to tell us more, ang autoridad ng Honda, si Mr. Franklin Liu. Ayan. Okay. Kasama natin syempre Honda SiR. Pag pinag-usapan SiR, Franklin Liu yan. Actually, yung truth nun is, ito ang una kong SiR. Ah, ganun? Oo. Sige, kwento mo sa amin yung SiR mo. Ito ang number one. Bakit naging number one yan? Chassis number one, engine number one. As verified by mga tao dun sa Honda nung era na yon. Kumbaga sa factory, yan yung unang lumabas na SiR yes, sa Pilipinas. Yes. At yung pinag-practice ng mga nag-a-assemble. Pumasada yan dun sa assembly line nila tatlong beses yata or so. Just to get the installations right. So that way they assemble yung kotse, di ba? Parang familiarization sa SiR. Familiarization ganun. Car. Anong pinagkaiba niya sa SiR na ordinary, yung mga off-the-shelf na SiR? To be honest, wala naman kasi first production version to eh. Okay. Siguro, yung pinaka-glaring difference is that U-plate siya. So, pinagkakamala na. Sabihin nila, ano yan? In-SIR. Bigote body. Oo. Tapos in-SIR. Pero legit na SIR to. Oo. Padek 454, ganun. Oo, padek 454. 00001. 100001. Yun. Kumbaga sa comics ng X-Men, putya, mataas value na ito. Hindi ko naman pinagmamalaki na mataas yung value niyan. Sinasabi ko lang na number 1 siya. 1 million yan guys. Nakita ko sa Facebook Marketplace yung nabenta ka ng SIR ngayon. Walang ganyanan. Baka nakawin yan. Oh yun ano. So huwag na natin sabihin yung presyo niyan. Pero ano ba yan? Nakakatakot yung ano nakakatakot? Pagkabili mo. Sabihin mo nakakatakot yung presyo. Babalsak hindi, 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 hindi. Actually, tama yung presyo niya eh. Ah, ganun? 450 asking. Natawaran ko na 400. Para sa number 1? Oh, so meaning to say, tama naman yung market value. It just so happens sa number 1 siya. Pero kumbaga engine condition. Ah, good, good. Oh, kasi diba sabi mo pinagpraktisan baka kinalas-kalas yung. Hindi, hindi, syempre factory specs pa rin naman. So ito yung stock mags niya, hindi mo na iniba. Hindi, nakuha yan eh. Mas pogi nga yan eh. Pagka, 'di ba, pagka naka-stock mags na ganyan, parang
Uy, ano, inalagaan niya. Hindi niya siguro kinarera yan. Hindi niya pinapabitek siguro yan. So far, so good. Ginawa ko lang naman dito, inayos ko yung suspension kasi dati naka-putol springs. Mm-hmm. Tapos ako, ang ano ko talaga, ang gawain ko talaga, pagka kumuha ko ng bagong biling kotse, palit agad ng gulong, silip agad pang ilalim. Uh-huh. So naayos. Thankfully, yung engine matino. Uh-huh. Interior kahit pa paano matino, except for yung wear dun sa driver seat na pinaayos ko naman. Ingat dun sa door handle, nababasag yan. Ah, ganun? Ito? Ito, basag na to eh. Fragile ba yan? Oh, kinabit ko lang para pogi pa rin dun sa camera natin. So yun yung upuan dun sa driver side. Ayan, pina-refresh ko na kay Edgar yan. Mm-hmm. Kay Edgar Miranda. Anong tawag sa pattern na to? Hindi yan yung HKS? Hindi. Hindi yan yung zigzag? Hindi. Yan yung unang labas? Unang labas. Anong tawag dyan? Hindi ko alam eh. Basta yung unang labas. Yan. Lines? Hindi ko alam. Texture na maganda. No? Yan, VK. Stock na manibela. Yan o. Oh. Yan ang ganyan ang stock po niyan. Manibela, leather wrap. Yes, leather wrap. Ano? Stock yan. Sa VTI, ganyan ba? Hindi siya leather wrap. Tapos, ito yung unang lumabas na may map light. Tapos may push type cup holder, kaya hindi mo makita eh. Manda. Push type, andun sa baba. And then, meron siya nung switch sa door lock. Tapos yung tachometer, hanggang 8,000. Yung grill nito eh, no? Parang mesh na ganyan. Yung mesh type na yan, sa more or less sa tatlong kotse lang ng Honda lumabas. Which are SiR, VIRS, Type R, at saka EM1 na SI Coupe sa States. Ang kaling lunard dating sa Honda. Ah, trivia. Lahat ng P6 ZD1 assembled siya in the Philippines. Mismong makina. So yung mga parts lang dumating, sila nag-assemble niya. Pilipino yung naglagay ng head gasket niyan. P6 CD1. B16 siya pero locally made. So ang engine number niya eh yan talaga, P6 CD1. Ayun, kaya maraming ano eh nahuhumaling sa Honda, may mga detalyeng ganun sa kasaysayan. So hindi lang siya kotse, kung hindi parang may aura din ng cultural identity, ganun, cultural value. Ito, alam na natin eh, very much yung ano yung cultural value na sa atin. I mean, it's been street racer, race car, kotse ng executive. Hanggang ngayon, parang ano pa rin yan eh, naasam ng mga kabataan to eh. All walks of life, basta nakagisnan tong kotse na to. On any walk of life, parang merong may gusto. Mula sa bata, hanggang kahit sa karaniwang tao. Diba, yung mga guard, alam nila kung ano to. Mga gas boy, alam nila to. Yan. All the way to yung mga mamayayaman executive na money no object. Uy, SIR. Oh, uy, SIR. Oh, nung college ako, wala ako niyan. Ngayon, may pera na ako, bubuhin ko siya. Maraming ganoon. Kaya binenta ko dati, may pera na ako uli. Hahanapin ko yung binenta ko. Tapos babalik ko sa ganitong condition. Yes. Stock-stockish. Marami ka ng experience sa mga B16. So, pag bumili ka ng second hand na SIR, ano dapat yung pakiramdam? At ito ba ganun do sa in-expect ano siya, ito, ilang years na ba yan? 19 ano to? 98? Oh, so ilang 23 23 years old na kotse. Very legal. Oh, very legal. Oh, pwede na magyamite-yamite. I mean, ano talaga siya? Parang kumbaga may nawawala bang power sa kanya pagka tumatanda siya? Well, siguro kung depende sa milyahe at sa alaga ng kotse, napupunpod yung cam, ganyan, di ba? So kasi pag Honda, sabi nila, million miles yung kayang puntahan yan eh, di ba? Mukha naman totoo eh. Yun lang, syempre, babagal yan kasi napupudpud yung cam, di ba, mga ganun bagay. Ah, okay. Nagkakaroon ng wear dun sa cylinder liner, whatever. Pero bumibitek pa rin. Bumibitek pa naman. Bumibitek niya. Gawa ng stock nga to, hindi mo halos ramdam eh. Actually, diba, mabagal talaga siya. Nakasanay ka lang doon sa mga halimaw mong Integra, ganun. Sa, well, oh, kung sanay ka sa Type R, mabagal siya. Pero for a daily car, kasi ito kasi, sinetup ko na pang araw-araw talaga na kung paano yung intended siya dati from the factory. Mm-hmm. Yun talaga. So, ano ko nun, na-appreciate ko siya na pagka mabagal ka, komportable siya. Pagka humingi ka ng power, ibibigay niya. Hindi nga lang ganun katulin. Pero, masarap mong gamitin kasi kung gusto mo umovertake, andyan yung power. Sa likuan, actually, napakaganda. Yung halos stock yung setup. Pag SIR, alam mo yung tindig SIR eh. Yes, oo. Iba sa VTI. Mga ano siya, more or less, mga 1 inch or a little more, lower than
Slower than yung mga VTI. LXI VTI. Among the SIRs na produced in the world. Parang sa atin nga yung pinakamababa ang ride height. Ah, ganun? Mga that's Pilipino. A small tidbit na nakakatuwa. Honda Philippines, alam nila ginagawa nila, ano? Alam nila yung taste natin, ano? Yes. So, ang pinaka-importante, power, suspension, handling, di importante yan eh. Ang pinakamalakas dating dito, ano ba? Facebook likes. Puta. Diba? Well, yun yung ginagawa ng mga tao ngayon. Pero, sa totoo lang, dapat i-appreciate nila yung kotse for what it is. Okay. Which is the only SIR produced in Asia outside of Japan. Mm-hmm. Malaysia, hindi pinayagan. Thailand, hindi pinayagan. Ah, ganun? Hindi sila nagkaroon ng yes, dock na ano? Oh, and this was according 1.6? To people from Honda Philippines who okay. were there at the time that this was produced. Baka may Type R sila. Saan? Sa Japan. Malaysia? Ah, no. Puro import. Puro import. See, sa atin, locally produced. Oh. Salamat sa Honda Philippines you, Honda of the Philippines. 90s. The 90s. Oh. There are about... Ang exact number na binigay sa akin was 3,003 units produced 3,003? Over the span of... Yes. Sumobra pang tatlo ah. Oo nga eh. Baka dun sa mga boss. Mayroon pa tayo dyan, no? So over the span of 1998 to 2001 siya pinoduce and there were 3,003 units and this was the first. Yun. Di ba dati, formahan, gagawin mong parang Type R yung loob. Oh, bihis-bihis. Type R. Ngayon, dahil alam natin na 3,000 lang pala to, mas rare pa sa Type R pala to. Totoo. Kasi yung Type R na EK9 parang mga, ano ba yun? 13,000-18,000. Mga ganun eh. Chinek ko sa internet. Ganun karami. Pero around the world yun. Ito, 3,000. Philippines lang. So, konti lang pala to, no? Yes. Kaya ang payo ko sa inyo, alagaan niyo yung kotse na yan kasi after that, wala nang matulin. Well, relatively, na auto na ginawa in the Philippines na mass production. May mga rice boy dyan. Alagaan niyo. Kalokohan ang ginagawa niyo sa Honda niyo. Alagaan niyo, konti lang yan. Hindi lang, ano siya, hindi lang siya hallmark sa Honda, Honda Philippines. Hallmark siya as a whole for the Philippine automotive industry. Because this is one of the best things that the Philippine auto industry ever produced. Yun. Siya. Isa, bilang hindi lang siya owner, kumbaga guardian pa siya ng isa sa mga icon ng Philippine automotive more history. On, if you own one, you owe it to the Philippine automotive industry to take care of it. Okay, so tandaan na yun. Pagka nag-set up kayo, or pag ginamit niyo yung kotse, keep that in mind all the time. There are only 3,000 of these running. Maybe, dahil marami ng kumalat, nabangka, nalaspan, pinag-parts out, parts out, pinart out, ninakaw, nabulok yung bubong, nawala na pag-asa, gano'n. Pac-boy. SIR, Pac-boy tayo, pare, Pac-boy. May chicks tayo kasama. Hindi nga ng chicks natin. Yan. Super ka. Bago-sip na ba? Uy, tunog-tunog. It's legit. Uy, no. Yun. Legit check. Pati na. Yun. Hindi, ano yan, padek 454 pag walang tunog na ganun. Yan na. Pakinggan mo. Yun. Reduction starter only. Civic SiR. Malamig ba aircon? Natagal. Parang may lagnat eh. Ganun siyempre pagka kotse mo. Malamig naman. So power side mirror. So nung 90s, pagka may pag all power na ganyan, big time ka na niyan. 20 years old na to eh. Siyempre, kung tao to, pwede mo nang jowain to, no? 20 years old. Huh? Ilang taong ka ba nung ginawa kita? 22. Ilang taong na ngayon? 30. Pwede pa. Ito NA naman kasi walang turbo. Tapos syempre, ang pinunta mo rito, yung pagka-iconic na yan na Honda Civic SiR. Oh, ganda lumiko. Ganda ng power steering. Oh. Parang anliit na kotse niya, no? Mm-hmm. Parang daling isentro. JDM number 1.
De, pero ito, kahit luma, parang yung pakiramdam, iba eh. Hindi nga, diba? Feeling ko, at home ako dito sa coaching ko eh. Bili kaya ako nito. Ano, what you think, guys? Tingin nyo ba, subukan ko pasukin ng mundo ng Honda? Closet. Closet crush ko talaga itong mga Honda na to eh. Actually, kahit hindi closet, crush ko talaga itong Honda eh. So, buti nilang kotse, pwede marami. Basta, iisa lang ang babae. Ayos ba? Nagpapakilig sa ng mga fuckboy. Go! Mo talaga dito yung pagiging historical icon, cultural icon niya sa mga car guys, car enthusiast, ganun. Yung mga ibang ganito, umaabot 1 million pataas. Kasi nga, ang hinahabol eh yung pagiging collector's item ng mga pinaglalagay na abubot, tsaka syempre, ang hindi mo mababayarang throwback factor. Yung nga, nostalgia effect. So yun ano, Honda Civic SiR number 1, no? So kahit na ito yung mga pinagpraktisan ng mga technician ng Honda, kahit na marami na siyang baklas kabit na naganap, so solid na solid pa rin. Pero yun lang, ramdam natin na galing talaga siya sa panahong matagal na. Kapag sinabing made in China, ano ba naiisip nyo? Delikado? Sirain? Mahinang klase. Well, etong cellphone ko okay naman. Yung laptop ko di naman biglang lumiliyab. At etong camera ko gawang China din pero maganda naman kumuha. Yung gumagamit lang ang medyo... Anyway, sa madaling salita, hindi naman porket galing China eh bulok agad. Galing din doon ang Geely Coolray S. Tignan nga natin kung uubra to. Mr. Ryan Isana. Hi. Yeah. So, Mr. Ryan, napakainit dito, no? Kamusta naman ang Geely natin dyan? Ano ba yung Geely? 1.5 lang yung engine yan. And 3-cylinder. Yan yung Coolray Sport yung top of the line. 1.5, 3-cylinder, pero turbo? Yes, turbo charge. Ah, okay. Ganyan yung mga trend ngayon. Maliit ang displacement, may turbo. Yes. I think it started din sa mga Ford yung EcoBoost. Pero itong Geely, yun na yung ginawa nila. Oh, yan. So, ito. Astig, ano? So, anong horsepower rating yan? Papi, yung Coolray is actually factory rated at 177 horsepower with 255 Nm of torque. So 177, so, eto SiR 162. Yeah, pero depende din kasi sa driver na yan eh. And then syempre, yung mga bagong kotse ngayon, may mga safety protocols na sila para hindi naman sabugin, di ba? Para may restricted pa sila ganun. Yes. Magkano naman yan? Papi, yung high-end model is... Yan. Yung high-end is 1 million... 1.198. Pero meron kami entry-level 978 lang. Ganyan din? Yes. Turbo 1.5? Same engine, same transmission. Ano ka na iba? Oo. Wala. Mga features lang. Ang parts niyan, paano? Parts niyan? After 1 year. Siyempre, with our company, we make it a point na inventory is really healthy. Especially dun sa mga PMS, tsaka fast-moving parts. Coolray S. Yes. 2020 model. 1.5 3-cylinder turbo. Passion orange. Orange lang. Front wheel drive lang to. Bro. Front wheel drive. Tapos DSG. DCT. Kasi ano siya, it's a dry clutch transmission. It's actually a manual transmission pero meron lang computer na nag-shift for you. Meron ba yung mode na parang launch mode? Ay, wala. Pwede lagyan kaya yan? Siguro. May pero mga hammer tayo sa Green Hills na I don't recommend it kasi.
Okay din ang texture. Oh, iba na ngayon ng mga kala ko dati plasticky. Malaki space. Tapos ang form factor, ano ba tawag sa crossover na ganyan? Ang tawag nila ay subcompact crossover kasi ang suspension niya is pang sedan pero ang body type niya pang SUV. Kaya nga tinawag na crossover. Siyempre, nasa racetrack tayo. Maraming bumibitik. Ito may VTEC, may variable valve timing to. Meron din, turbo yes. Na, VTEC pa. Turbocharged and BBTI. Ano ba ito? Direct injection. Direct injection pa. So lahat ng modern na technology, nasa kanya na. Oh, nilagay na sa economy engine, 3-cylinder. Oo, 3-cylinder. Kulang na lang yung may electric na drive na sa tingin ko, gagawin ni Geely yun balang araw. Sa ibang model yata nila meron? Yes, sa ibang model meron na kami mild hybrid. Pero ito is yung Geely Coolray, all motor. Kaya nila na. All motor, turbo? Or sorry, not all motor but all engine. Actually, kaya puro 1.5 ang China, parang tax bracket nila yun. I see. Parang Japan, di ba? Puro 1.5 din. Oo, walang 1600 eh. Oo. Talon ka agad ng tax yun pag humigit sa 1.5. Yun yung parang ordinary car nila. Ano yung most popular na body style ngayon eh? Hindi na uso sedan eh. Dati tama. Sedan, ngayon ang prevalent talaga is either compact crossover or diretso na na SUV. Full size. Pero, so lumalabas, napaka-komplikado pala na itong coaching ito. Eto, may makina lang, may transmission. May VTEC. Yung VTEC, yun na yung pinaka-komplikado sa kanya. Ito, may turbo, may direct injection, meron din parang VTEC, tapos naka dual clutch transmission. Makaingay na mga nagre-racing. Okay, andito tayo sa loob ng Geely Coolray. It's a Chinese car. So hindi siya JDM number 1. Basta, ito yung susi niya. No? Ito may silk pa mula sa Silk Road. Tignan natin kung ano meron sa kotseng ito. Park, reverse drive, handbrake, pindot. Ano itong A? Hindi ko alam. Tignan mo mga pindutan na ito. Ang dami. No? Daming mga bagay na pwedeng masira na hindi natin alam kung matibay o hindi. So time will tell. So taas-taas lang. Oh. Tapos manual, pwede. Talaga? Yun o, plus. Ayaw? Tadong no. Ito. Ah, hindi kasi hindi maandar. Abante. Utsa, video games eh. Tingnan mo, kapain mo. Parang ano, controller sa arcade. Oh, di ba? Hadukin! down forward punch eh. O, ganyan o. Oh. Hadukin! Dami mo alam. Ah, kung ganun eh. Lamig ng aircon. Malamig aircon dyan? Ito, may animation. Ganyan. Ayos ba? Maano yun eh. Ulat. La! Grabe! Nang gugulat? Gulat ako. Kumaka mo nga to. Nadrive ako. O yun. Oh, ganda suspension. Kumusta suspension dyan? Suabe? Okay. Ha? Ano ba yung suspension? Ito yung mga alog-alog. Ayan, yung interior. Kamusta? Ano masasabi mo? Red, suabe, no? Ito parang plasticky. Parang halo. Plastic. Pero maganda yung itsura. Oh, okay. Maganda sa Instagram yan. Oh. Eto, maganda texture. Saing texture. Maganda kulay. Yes. Oh. Yayamanin siya. Pangyayamanin. Yeah. 1.1 million to. What? De, syempre. May sunroof. Parang pakiramdam natin, ang mahal na ng 1.1 million. Pero ganun talaga kalakaran yata ng mga bagong kotse ngayon eh. Mm. Yung puso ko kasi, 90s pa yung pasyuhan eh. Mahal na yung 600,000 eh. Ito na ha. Apakan ko. Ready? La? Oh. Os din, no? Uh-uh. Parang mababago yung pananaw ko sa Chinese cars, ah. Itong China na to, kundi lang sinasakop yung West Philippines. See, maganda yung gawa nilang kotse, eh, no? Oo, nga eh. Oh.
Inilinis ko dyan. Pitito! Ayos din! Meron, tama sa kalayo eh, no? May Instagram, oh. May mga apps, oh. Oh. Oh my God. Kasi ito, hindi lumabas sa initial dito eh. Kaya, sinasali nila. Ano, ayos ba? Ayos naman. Ayos din, tingnan mo yung likod, oh. Ganda nga. Masarap pa paano, no? Yes. May S. May S? Ano yung S? Sunroof. Ganda. Ganda. Okay na ako dito, babe. Okay ka na rito? Mm-mm. Di ba? Oo. Ano ba mga kotse nasa price range, nasa ano nito, competition nito? Mm. Pucha, kung hindi ka lang country conscious, kung hindi ka brand conscious, okay ito eh. Mm-mm. Yun lang, parang hindi ko alam kung tatagal to katulad nung Honda na ganun eh. Sipin mo yun, 20 years? Lumalaban pa dito. Ngayon isipin mo, kahit 5 years lang, ito ba eh magiging ano pa rin? Swabe pa rin katulad nito. So, hindi natin masabi. Sa tingin ko yung mga Chinese cars papunta na rin doon eh. So, yung mga early adopters na lang ang magpapunta sa kanila doon. Oh, 'yun ano? So, Geely Coolray S. Ayos din eh, no? No? Ayos din. Papapasabi ka ng Sobrang tahimik sa loob, Pinoy drive, at nakakagulat ang power ng makina ng Coolray S. Mas lalong nakakagulat na maganda siya. Gusto ko sanang maging ayaw tong kotse nito, pero mahirap dahil ayos naman siya eh. Ang performance nasa level ng ibang nasa genre ng kotse nito sa panahon ngayon. Pero hindi tayo nasa racetrack para mag-review lang. Andito tayo para pagkarerahin sa drag race etong representative ng modernong ordinaryong sasakyan at ang alamat, ang paboritong hinga ng plus, ang Honda Civic SiR. Okay, nakasakay tayo sa Geely Coolray with a Astig. Ito medyo pirated version ng Astig, no? Di ba, sir? Katanya hindi nagsasalita. So, ang gagawin natin ilalaban itong Geely Coolray dyan sa paborito ng internet na Civic SiR. Good morning. Sir, alam niyo naman po yung return order na pagdating sa dulo? Yes, sir. Sumagad kayo eh. Sige, sir. Sa kaliwa. Kakana pala. Alright. Good luck sa inyo, mga sir. Thank you. Sana, boy, may clutch mamaya. Yeah. Oh, tanyo. Thunders na yung kotse, pero lumalaban pa eh, oh. Okay, good luck. Game. Ingat, ingat. Yan. Okay, bante konti. Konti pa. Konti pa. Op! Yan. Yan. Boss Al, konti. Konti. Yan! Op! Yan! Siyempre, may daya siya ng konti. Kampi tayo sa JDM number 1. Ready? 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 Yan, tayo. Ayan. Simulan na natin to. Yan! 1, 2, 3, go! Go!
Sa unang dalawang round, sinibak ng Civic SiR ang Geely Coolray S. Nagdahilan ang Geely Coolray S na hindi tumi-take off ang kanyang automatic transmission. Kaya nag-decide tayo na mag-drag race na rolling start. Round 3, fight! So, talo kayo sa rolling. Putang ina yan. Round 4, fight! Sa rolling start race naman, dalawang beses tinalo ng Geely Coolray S ang SiR, bringing a total of 2-2 sa kanilang mga drag race battles. It's a tie, pero ang tunay na panalo, ang mga driver dahil nag-enjoy sila, at tayo rin dahil nakapanood tayo ng drag racing. Napakaswabe nung itsura nung Geely Coolray. Crushed aluminum, yung mga electronics niya, tapos yung pakiramdam syempre bago at saka moderno. Ayun, pero hindi natin maikakaila, iba talaga yung dating nung Civic SiR. Obviously, magkaibang kotse naman talaga sila. Pero yun, ang pinapatunayan dito yung tinalo ng performance ng normal na sasakyan ngayon versus performance car noong 90s. So, yan ang nagagawa ng technology. At meron din mga bagay na hindi nagagawa ang technology. Ayan. Mr. Franklin, do, kamusta ang kotse mo? Hindi, okay naman tayo nung sa from a standstill. Pero rolling, talaga, talo tayo sa turbo. Grabe yung torque na syempre pag naka-build up na ng RPMs. Respectable, given na all stock naman yung kotse. Stock versus stock yan eh. Wala ka namang ginawang, o baka isipin nyo, minodify ni Franklin Lu yan dahil Honda Master yan. Wala ka namang ginawa dyan, di ba? Gulong lang. Coil overs, gulong. Yun lang. Bagong gulong lang. Pinatanggal ko lang yung kalampag. Luma ko to eh. Takbo lang ng takbo. Takbo lang ng takbo. At kaya niya gawin yan. Dude, I almost had you. You never had your car. Nagtrasto ko pa. Okay, dalawang kotse. Isang 20 years old, isang modelo, state of the art. Ano nangyari sa drag racing doon? Sa standstill, nanalo pa rin ni SiR. Mm-hmm. Pero pagka rolling, ito na. From a standstill, mm-hmm. Di ba? Stoplight. Uh-huh. Tapos nagkatingin kami masama na gano'n. Ito mananalo. Pero sa rolling, nalo yan. So nasa highway na kayo, tapos parang nagkatingin na kayong gano'n. Lamang to. Pero huwag yung gagawin yun, mga immature lang gumagawa nun. Basta sa drag race, yung SiR, obligado magbigay ng plus sa'yo. Pareho mga Astig, nasa inyo na kung ano yung mas trip nyo. Ano kasi yun? Future? Nostalgia? Comfort, convenience. Comfort, siguro. Convenience, tsaka mga features versus yung... Ito, driving involvement. Yan, driving involvement. Pero I think both cars have that factor that it's fun to drive. Yes. So you have a nostalgic car na masaya i-drive kasi may VTEC. Masaya i-drive yung bago ngayon kasi it has all the new technologies. And the same, more or less, the same power. Yeah. Tsaka presyo-presyo. It's adjusted for inflation siguro. Pantay ito, baka mas mahal pa itong SiR. Ayos. Salamat sa inyong dalawa mga paps. Thank you. Thank you, thank you. So yun, ito ang best motoring. Okay. Okay. KDM number 1. HDM number 1. HDM number 1. Chinese number 1. Chinese number 1. China number 1. China number 1. Alright. Tabu.
Kota Nice.